tanong ko lang, hanggang kailan mo ba mamahalin ang taong hindi ka naman mahal? Parang hirap naman ang tanong na yan. Grabe naman yan, Wines! Grabe naman talaga! Masya-masya doon naman. Ang sakit, Wines. Dahil si Anna ko nang nag-react, dapat si Anna ko nang sasagot. O sige, bago ko sagutin yan, syempre mga Showtime Onliners, kayo ano ha, ay handa nyo na yung mga pang-vote nyo mamaya-maya lang dahil magbubukas na ang votings. Kaya ngayon, pwede na kayong mag-tweet gamit. Tweet nyo lang po, i-trend nyo ang ating Showtime, ang hashtag for today, hashtag Showtime Himig Sikan. Oo, okay. Oo, mag-tweet na guys. Oo, okay. Sino ba unang sasagot? Going back pala. Sino unang sasagot? Oh, sige. Okay, go on. Ikaw na ako na. Hanggang kailan mo ba mamahalin ang taong hindi ka naman mahal? Ah, grabe naman. Mm. Siyempre, kung martir ka, edi, ikaw na. Kung hindi ka naman mahal, tapos mahal mo pa rin, bakit kailangan mo pang pagsiksikan yung sarili mo sa kanya? Okay. Napayak na, an? Kasi ano, paiyak yung ilong ko kasi sinisipon ako. Sinipon bigla. May naalala, ganun. Pakambing na eh. Oo. Kayo. How to unlove nga ba? Paano ba yung ganun? How to unlove? Ano ba sagot doon, guys? Kayo, Christoph, ikaw. Wala na bang ibang tanong? Walang tanong. Nananakit kayo eh. Hindi nangyari kasi ito sa akin dati eh. Na ay, hindi na ako mahal pero mahal ko pa rin siya. At tayo akong iwanin siya pero kailangan eh. Ay, nagsawa din ako guys. Kaya kayo, love yourself. Tama. Love yourself. Nagsawa ka na lang dinededma ka. Ito. Oo. Alam ko na, naging manhig na si Christo. Ako na lang yung nakakapit eh. So, binitawan ko na masakit. Ako, moving on, guys. Ako kasi siguro tawag nito, tama si Christoph, parang hanggang magsawa ka na lang. Pero kasi ang tagal bago ako maka-move on. Parang it takes 1 year or more pa bago ako maka-move on. Ganun ako kasi mag-love eh. So, hayaan ko na lang na magsawa ako. Para ako na lang mismo yung tumigil. Ako na lang mismo yung maumay. Ay, maumay. At saka, oo, time heals naman, 'di ba? Time heals everything. Kaya antayin mo na lang na dumating yung time na hindi mo na siya mahal. Pero dapat mo na mahalin pa rin yung sarili mo. Yes, tama sir. Naman. Totoo. Tama na naman. Ako, simplihan lang natin. Pag hindi na mahal, okay, fine. Go! Kapagad ng bago. Pagpahirapan ng buhay. Kailangan strong ka. Pag ang dali lang intindihin yan eh. Pag ayaw mo na sa akin, next! Si Ana. Sana ganun padali. Kasi talaga dapat, no? Kasi syempre, kasi parang kapag kasi parang pinipilit mo pa yung sarili mo sa taong di ka naman mahal, parang naaano din yung, parang yung self mo, bumababa rin ng bumababa yung ano, I think the first, sa sarili mo. I think the first thing that you have to do is to love yourself. Diba? Before you involve yourself sa loob ng isang relasyon, you have to know your value, your worth as a person before kang pumasok sa isang relasyon. Because we know that relationship is not a fairy tale story. It's not a walk in the park. Na anytime, it's a happy ending. Meron at meron pa rin dadating na problema. But, yun na nga. Pero pag dumating sa point na hindi ka na mahal, bakit mo hahayaan? Eh, ang daming mas deserving na tao na mas mamahalin ka. So, let them enter your life and let yourself feel that you are loved. And you deserve to be loved. So, why stay sa isang relationship na hindi worthy. So, know your worth. That's the first thing you have to do. Pero, Ana, kasi, ano pa talaga inuuna yung sarili or yung bawang? Ha? Teka! Unahin mo na magpainit ng mantika. Yung totoo. Ano yun? Ay, hindi ba sibuyas? Ang sibuyas eh. Hindi. Bakit napunta tayo sa bawang? Uunahin kasi. Pero, guys, kasi diba, sabi nga nila, unahin mo lang sarili kasi kailangan mahalin ng sarili because you cannot give what you do not have. Tama naman. Tama.